No? Sabi niyo po sa akin kanina, let's say sa futuro po ako bumili sa Richie, sa Meridian, or sa Vanna. No? May babayaran po ba ako? Kasi sa condominium may turnover fee. Dito po ba sa bahay may turnover fee? May mga babayaran po. Depende po sa lugar na pinakunan niyo. Sa North po kasi, required po kasi ng local government, ng munisipyo, na magkaroon ng fire extinguisher, smoke detector, at saka emergency light. So may babayaran po tayo doon ng 6,000. 6,000 pesos sa Norte? Sa North. Ito po yung Claremont, Austin, de Chera Vista. Okay. Wow, magandang balita po siya. At alam po namin, kasi nung una, sa Futura, dito sa South, sa Vite, Batangas, Laguna, wala naman tayong turnover. Sa ngayon pa, wala pa rin po sa North Laguna. Wala. Okay, kasi mandato ito ng government. Hindi ito mandato ng FLI. Correct. Yung normal sa atin is, wala naman tayong turnover fee. Wow, okay. Lahat naman po kayo nagbayad ng turnover fees, during the turnover, makikita niyo po naman. Nandun naman yun. Yung fire extinguisher, kasama pa rin sa binabayaran yung HOA. Ano po yung HOA? One-time membership. Homeowners Association. Akala kayong restaurant. POA pala yun. Membership fee. Homeowners Association. Membership fee. One time, ito yung initial na normally mga 500 pesos siya. Depende pa rin yan sa subdivision kung may existing home. Na HOA. Kung wala naman po. Wala na. Wow. Ang dami information. Maganda sinasabi niyo sa amin, Miss Leia. No? So, ayun na nga po. Meron po ako na turnover na nakuha na po yung susi ng bahay. Let's say, ako po ang SPA ng kapatid ko. Nakita ko, medyo meron po ko ng bintana. Tatanggapin ko ba ang susi o hindi? Pwede nyo hindi tanggapin. Uh-oh. Pwede rin namang hindi po. Depende na rin po sa pakikipag-usap nyo sa mag-turnover. During the turnover kasi, di ba, ang mag-a-assist sa'yo ay yung aming turnover engineers. May turnover engineers sa bawat subdivision? Bawat subdivision. Shared sila sa buong bag project. South. May ganun siya. Isa lang ang okay. Asahin. Tapos sa buong West, isa lang. So, saka sa Central Luzon. During the turnover, yun ang mag-a-assist sa'yo. Titingnan ko. Pag-i-inspect sa'yo ang bahay. Bilang akong SPA ng aking kapatid sa abroad, titingnan ko kung may bubong, kung may ganun ba, kung may crack ba, or ano. Tapos sabi ko, okay naman po. Anong gagawin ko? Pipirmahan nyo na po ang ating acceptance sheet. At acceptance. Ito po, meron po akong sample. Wow! Ito na kunyari. Ito na yung bibigay sa akin. During the turnover, ito po yung bibigay sa inyo. Sa'yo. So, ayan. Ang laman po nito ay... Wow! So, ito na maratanggap ko. Dito, ayan. Meron kami token. Token po. Ano to? Lagyan yung susi. Akala ko pitaka. Lagyan yung susi. So, narito po yung acceptance sheet. Ito yung pipirmahan po natin. Nakuha ko na yun. May parsing. Okay. Sige, pipirmahan niyo siya. So, dalawa kopya po yan. Makikita niyo po dito sa folder na to. Wow! Ang mga kopya po ng mga dokumento like the title. Wow! May title na agad. So, may bibigay sa ito. Agad pinitest na yun. Oo. Tapos may bibigay sa atin po. Kan pag natapusan ka ng bayaran. Ito yung certificate of occupancy. So hinahanap din pala kasi ito. Kaya pala kinakailangan mag-apply. So ito po yung tax declaration. Ang magbabayad ba ng tax ako? Oo. Kayo na po ang magbabayad ng real property tax after the turnover. Kadalasan po, isang taon naman po yung every year binabayaran. Sa local government mo siya binabayaran. Okay. Municipio. So, ito yung copy ng contract to sell. Ito yung contract to sell. Para at least tunay na bumili ka kay Pilindas. At ito po yung copy natin ng deed of restrictions. Ano po deed of restrictions? Dito po nakalagay kung ano po yung mga patakaran sa loob ng subdivision. So, dapat po natin itong basahin. Dapat. Ganun po pala may deed of restrictions. Pakikita mo dyan kung gano'ng kataas ang fence. May improvements, mga setbacks. Dito mo makikita sa deed of restrictions. Yun po siya. At meron din po dyan mga patakaran ng mga subdivision. Every subdivision, iba-iba lalo pag kami mga homeowner. Katulad po yan. Yung building height and fence instructions. May mga kod-kod siya. So, nandito na rin. So, ito pala is parang manual ko to. Parang bumili ako ng washing machine. Ito yung manual ko sa washing machine. Ito yung manual ko sa bahay ko. Kung gusto ko siyang pa-expand, pwede mo pang pa-expand yung bahay ko pag nabigay niyo sa akin ng susi. Pwede ka magpa-expand. Pwede? Ano kung nagawin ko sa pag-expansion? Magka-plan po ba ako? Una-una is, kailang magpaalam tayo sa subdivision administrator. Yung subdivision administrator, mamimit mo siya during the turnover.
So magsasubmit ka sa kanila ng plano. Depende uh-huh. lang sa gagawin mo. Kung, uh-huh. Kung ito ay isang fence pa lang, mm-hmm. lang, kailangan mong kumuha ng fencing permit sa munisipyo. Fencing permit sa munisipyo. Pero initially, kailangan namin ng drawing. Kailangan namin uh-huh. makita kung anong balak mong gawin. Drawing pa. Lang. Kahit ganun ka drawing lang, okay na kailangan ba ito? Pwede ng drawing. Sketch na ganun. At saka kung sa bahay naman at balak nila magpagawa ng expand pa second floor or pag yung kailangan talaga na yun ang ng architectural design or ganun engineer. Okay. Pero kung mga dirty kitchen mm-hmm. na lalagay expansion lang extension lang pwede na kahit drawing. Okay po siya. Pero maano kung mag-expand ako kapag nabigay na sa akin ng susi. Pag nabigay na sa akin ng susi. Kahit hindi ko pa siya tapos bayaran kahit manti ako naghuhulog okay lang. Pwede. Wow. Ganda yun ah. Oo. So basta mag-go ka lang po ako ng design, pupunta ako sa may sa subdivision. Ano po tawag doon? Sa subdivision administration. Tapos i-approve nila kung anong plano. Ayan. Bakit minsan sabi nga nila, ay bakit kinakailangan ko pang sabihin sa kanila at bakit merong bond na tinatawag pag magpapagawa ako ng bahay? Kailangan po natin sabihin sa kanila para po mapangalagaan na ba ito, ma-maintain natin yung theme ng subdivision, yung ganda po ng subdivision. Hindi po besta yung kung ano-ano na laika ang gagawin natin. Especially dun sa mga, future projects natin na may mga theme ang subdivision. Tema-tema. Like Asian, contemporary, minimalist, ganun. So pinapag, kasama po dyan yung fence. Pare-pareho po yan. It's more or less pare-pares. Pares hindi naman siya po yan tingin. Oo, kailangan din po natin paaprobahan ng plano para makasiguro rin po naman tayo na wala tayong magiging violation. Hindi tayo nag-o-over dun sa ating sa perimeter property line. Tapos, syempre is kung magbabakbakan ng iyong wall o ano, baka matamaan mo yung tubo o yung connection ng kuryente. So, kinakailangan din talagang i-secure ito sa ating engineer or sa administration. Para makasiguro din tayo na nasa subdivision within the building code ating gagawin dito sa bahay. So, yun naman po pala. Napakaganda po pala kami mag-usapan. Ma'am, ito na po. Turn over na sa akin ang bahay. Ganito po, nakatira na po ako. May homeowners association po ba akong mababayaran? Teka muna, bago tayo pumunta sa ating pagtira. Pagkatapos na i-turn over ang bahay, kailangan mo ikaw ang mag-a-apply ng kuryente at tubig. Ayaw nga pala ba ito titira, hindi pa lang pag-arap ng kuryente, ma'am. Wala pang kuryente pala yun. Wala kuryente at yung mga bahay na may tubig. May tubig at may kuryente yung linya, pero syempre, kailangan mo mag-apply sa provider para magkaroon yung bahay mo. Okay. So, paano po mag-a-apply? Ako na po mag-a-apply o kayo pong from FLI? Ikaw ang mag-a-apply. So, kasama dito yung mga requirements na gagawin, kailangan mo sa pag-a-apply ng kuryente. Diba? Kinakanta na yung titulo, occupancy permit, acceptance sheet. Ito yung mga kailangan ng Meralco. So, dadalhin mo lang sa Meralco at i-apply mo sa kanya. So, sinasama nyo ng lahat ng mga requirements para sa pag-a-apply ko naman sa kuryente at sa tubig, ay hindi na ako mahihirapan kasi kompleto ng mga requirements na hinahanap nila. Correct. Oo naman. At kung minsan, kung depende pa din sa lugar, meron din naman kaming mga available din ng mga contractors na pwedeng maglakad ng pag-a-apply ng kuryente. Na kuryente para sa inyo. Okay, pwede na po. So, ini-endorse niya rin po siya. At least alam na mas mabilis. Lalo kami mga OFW. Gusto namin. Nakimitiga doon. Oo. Meron doon kung sa Cavite, sa Meridian. Meron kami tinatawag na quick install doon na kung ikaw ay hindi tiga Cavite at ikaw ay malayo pa para hindi ka na magpabalik-balik doon sa lugar, you can avail the service ng quick installer na yun. Wow naman. For the amount of 7,500, sila lahat na installation ng kuryente, lahat na. Pipirma ka sa mga documents So may kuan hassle free pala siya para at least kung ako nagmamadali naman at dalawang linggo lang ako dito sa Pilipinas, maaari silang magkuhan.